Someday at Christmas. Bat lang. Pahapon na pala. Hindi na pala magandang umaga. Good morning, Dandan. Hello po sa inyo. Good morning po. Sa 17 million na una nating manonood, nutritionist. Hello po, sir. Nutritionist, the rugby boy. Ano ba yan? Mark Hill Agdamag. Sir, magandang hapon po. Pasensya na kayo, walang setup ngayon ha, dahil gagamitin nila Sam. Mag-recording sila nung isa niyang singer, si Kimo. Magandang hapon, The Patriot 93. Hello po sa inyo. Isa pong magandang hapon ng Sabado. Wait lang po ah. Yan po, kung may mga katanungan po kayo with regards to first bid, sa abot ng aking makakaya, sa nalalaman ko ngayon sa first bid, mga idol, ay sasagutin ko po any clarifications or questions. Ginebra Boys Ball Ballers. What up, SB Jason Aldiano, shoutout. Kuya Mark, mag-isa lang ba Probellum at PGB? Hindi po, mag-iba po yan. Frederick Rodeo, hello po. Glenn OFW, shoutout po sa inyo. William Mike, Lodi, tanong ko lang, may pag-asa pa ba tulungan si Casimero ng MP promotion? Sabi ni Sir William Mike. Depende po sa kung anong mangyayari. Sabi yan po, yan ang sagot ko kay Sir Billy Mike. As of this moment, di po natin alam kung may mga actions magagawin ang camp nila nila Tata or di ba kung ano ba gagawin ba nila. Kasi sa ngayon mga idol, sa current situation, kagaya ng tanong sa akin kagabi Kilapaw, eh pag hindi nag-improve yung situation, kumbaga hindi talaga mag-ano, di ba? May mga iba, ayaw, wag ka mag-apology, wag ka mag-reach out, wag ka mag-sorry. Hindi tama yon. Sino ba yung nagsabi nun kagabi? Basta, kasi first step for you to fix things, di ba, is to reach out kahit ano pa yung, ano, kahit gaano pa kalaking problema yun. Hindi yan mawawala ng, di ba, wala kang gagawin. O bigla na lang. Sa isang iglap eh wala na. Edgar Conde, gandang hapon po from Palawan. Yan, magandang hapon po. Kakasabi ko lang ano sir. Winmar Abihay, ano masabi mo SB kay QA? Lagi naman po kami kung kami ay hinihingi ng opinion, ang aming suggestion is, you know, they must reach out. Di ba po? Nutritionist. Binakat po ba kami kasi ako na nutritionist? Ito, seryosong sagot. Yung mga nagsasabi na disrespect yan, binakat yan, bakit ganyan lang ang presyo? Iko-correct ko lang po mga idol. Ano pong kinalaman ng kahit sino sa kung magkano ang i-bibid ng isang promoter na hindi naman sa atin, na hindi naman natin kilala? Ito yung international promoter to, Probellum eh. Ano po ang kinalaman ng kahit na sino? Diba? Kahit ako, ikaw, kahit na sino pa, na kahit sinong Poncho Pilato, sa kung magkano ang i-bibid nila? Ano yung, si sino yung nagsasabi kagabi sa show ni Pao? Yung disrespect yan, yung ganyang pera, pang-iinsulto yan. Di ba po? Anong malay natin kung anong ibibid nila? Buti nga po may nagbid eh. Basta pasok dun sa binigay na minimum ng WBO, which is $100,000. Ang binid po nila, $105,000. Eh hindi po, maski ang promoter ni Butler, hindi sumama. Promoter na yung MP, hindi din sumama. Because hindi na ayaw nila eh. They kicking MP promotions out. Ano pang aasahan nyo? Sabi nga ni Champ Donaire eh. Even if it is personal, that personal problem is a business. Kasi kung you want to kick your promoters out in the picture, what can you expect? Di po ba?
Pogi for Life, ano kaiba ng first bid sa coin? Walang hiya ka, bro. Ayun, asa, di ba? Most of the fighters or championship fights, kahit mga promoters, during negotiation pa lang, gusto na nila agad na makasa yung deal. Kasi yun, dun mo mas malaking makukuha yung price na dinedeserve mo. Kumbaga, halimbawa, di ba, yung unang pinalabas ng WBO na mandato, okay, the champion needs to fight the mandatory challenger. I am giving you 20 days to negotiate. Yun, pag nag-negotiate sila, halimbawa, itong kampo ng champion, okay, sige, i-offeran namin kayo itong ganito, ganitong ganyan, ganitong amount. Halimbawa, nag-agree kayo, pwede din mag-demand, pwede bang pakitaasan, ganyan-ganyan, o dagdagan man lang ng ganito. Halimbawa, nag-agree kayo, both camps, yun, ano yun, most of the time, mas malaki yun. Si Bro Shokrama TV, tulad ng sabi ni Champ Donaire kagabi, lahat ng boksingero ayaw mapunta sa first bid ang laban kasi sobrang lead daw ako. Tama po, bro. Tama, Bro Shokrama, Vincent. Kasi po, kaya po nauwi sa first bid, ito po ang istorya. Sumulat po ang MTK sa WBO na since wala namang nangyayaring communication between them and the promoter of the champion, maaari po ba na wag na nating antayin yung 20 days? Na matapos yung palugit for negotiation, maaari po bang tumalon na tayo agad sa first bid? Yun po ang sulat ng MTK. I think pinablik yan at yata nila yung sulat na yan or kasi sa amin, sa JC namin na ano yan. Ngayon mga idol, WBO granted that request from MTK na wag na nating antayin na matapos pa yung 20 day na palugit para magkaroon tayo ng first bid kung walang mangyari. Since wala pala nangyayari yung communication, tumuli na tayo sa first bid ng October 7 na inabangan naman natin yung mga boxing fans, yung mga kaibigan nating vloggers, inabangan nila yung magiging resulta. Yun nga ang nangyari, nagbid ang MTK, hindi nagbid ang MP, hindi nagbid. Mabuti po, may nagbid na Probellum, which is $105,000 ang kanilang bidding. Insulto po ba yun, yung kagaya ng sinasabi nung isang gentleman kagabi? Insulto yan. Hindi po. Anong malay ng kahit na sino sa kung anong ibibid nilang presyo? Di po ba? Anong malay nila kung magkano yung ibibid nung... May ano ka ba? May direktang knowledge ka ba na kung magkano ang kanilang ibibid? Ang tinalaga nga pong minimum bid, $100,000 eh. Ano para sa yung hindi, I'm just being fair ah. Kasi why we call it that way, 'di ba? The most important thing is may nagbid. Bakit kanyo? Kasi yung MTK hindi nagbid. Yung MP hindi nagbid. Anong ibig pong sabihin nun? No one wants to touch that fight. 'Di po ba? Mabuti po kamo may nagbid mga idol para kahit papaano patutuloy ang laban. Wait lang po ah. Love and peace. Pasensya na po si RSB. Nakainom lang siya kagabi. Sino po ba yun? Hindi ko maalala eh. Kim Kadusale. Silver boy, saludo ako sa iyo kasi na-manage maayos kahit ingit sa iyo sa... Mayroon kasi pag wala ka masyadong sa... Ayun mga idol. Salamat po sir or ma'am Kim Kadusale. But you know, I'm over that. Ginagawa ko na lang naman yung kung ano yung trabaho natin ngayon. And... kagaya po nang nangyari ngayon kasi, mukhang nag-isa kayo kahapon sa channel ni Sir Pao SB. Hindi po. Sir Kevin Binsoy. When I came in, I think they all agreed with me. Even Sir Paul. Nagkaintindihan kami. Because they thought na ganito lamang yung ganito lang kababaw yung sitwasyon. Hindi po. Hindi po mga idol. Kung yan ay simpleng ganito lang, would you think the giant PBC, the giant TGB, and MP will be mad at certain people? Akala nyo ba sa ganun lang? Of course, sabi ko nga kahapon, what we fix between us and Brother Jason, at least on our end, we will end it. Diba? So mga hindi nakaintindi ng pag-uusap namin in English kahapon, bahala kayo. Diba?
inuulit ang issue, first bidang inuusapag pinag-uusapan sa mga hindi nakakaintindi. Kasi lalo na mga kaibigan sa mga comments, kasi karamihan sa atin mga kaibigan, marami ding nakakaintindi. Marami ding nakakaintindi. But some of this boxing fans, when they say, first bid, ano yun? Parang ganun eh, most of the time. Kung ano lang maging resulta, first bid, okay, first bid. Ano yung first bid? Ah, magkano? Ah, ganyan, hindi yan tama. Di ba? Ano po ba yung ano? Ano po ba yung sistema ng first bid, mga idol? Kung hindi nagkakaroon ng negotiation both camps, ng champion at ng challenger, eh kaya i-open yan para sa subasta ng lahat ng ano, ng lahat ng participating promoters under WBO. Ngayon, may karapatan sila na makakuha ng karapat ng chance to buy the fight. And the minimum bid na tinalaga ng WBO, $100,000. Ilan yung sumali sa bid? Isa. Ano yun? Probellum. Magkano yung in-offer nilang bid? $105,000. Is that a disrespect? Alam nyo po, sa point of view ng ano, mabuti na pong may nag-bid kesa wala. Mabuti na pong may sumali sa first bid kesa nag-first bid, walang dumating or walang nag-participate. Sir Mel, bro, SB, what if after Tata fighting this December and he won the fight and still in MP promotion contract and Sir Sean Gibbs not supporting it, no one won't give Tata a fight. What do you think is going to happen? I'm not sure, sir, kung anong, again, if this situation will not improve, if they will not do anything, the only option that this thing can improve is if they will settle it. Ganun lang po yun. Juliet Casimero, sabi mo kahapon gitanggal na ni Champ ang MP promotion, bakit pinag-uusapan nyo pa rin taga-MP si Champ? Madam, ito, kung sino ka man, Madam Juliet Casimero, I will school you. Kung sino ka man na kamag-anak, your relative is a public figure. Once you are a public figure, in-wave mo na yung karapatan mo sa right to privacy. Meaning, anyone can talk about you. You cannot prohibit someone na, oy, wag mo na akong banggitin, oy, wag mo akong i-content, oy, wag mo akong ano, wag mo akong ipalabas sa news. Public figure ka eh. Public figure ka eh. Sino po yung mga saklaw niyan? Public figure, mga politiko, mga artista. Okay? You are waiving your right to privacy because you are a public figure. Meaning, if a newspaper, if a news article, if a television, if a radio, ano, we will talk about some, you know, updates or news about you, they're free to do that because you're a public figure and the public interest is the priority. Make sure na you do your research, madam, bago kayo makipag-anuhan dito. Ano po yung ginawa ko dati na hindi ko kinontent yung kamag-anak nyo? Out of courtesy lang kay Jason. Kasi akala ko dun afternoon, mag-ano na siya. Magtitigil na siya. Hunky-junky, dahil mong alam, boy, sip-sip, wala kang utang na loob kay Jump. Utang na loob? Ako may utang na loob o other way around? Mag-isip-isip po tayo, mga idol. I'm just doing what I'm doing, just like the other content creators here. Wala pong problema dun. Diba? Settle all the juice sa aming lahat. If anuhan kami ng part namin lahat, kahit sabihin yung ano, oh, ba't umaasa ka pa? Ano pala eh, tawag dito? Ang kumuha naman kayo, ang sayo, si Sean Gibbons, gaganon yung iba. Eh, kumbaga, unwritten rules ng boxing yan, mga idol eh. Para naman kayong bago-bago sa boxing pag ganyan. Diba? Eh, bakit pala yung iba naaambunan kahit papaano? Juliet, pero akala ko ba tanggap niyo na si Sean na ano yung, hindi po ako nakakaintindi ng Bisaya.
So, ano po, interest po ng tao ang pinapaliwanagan namin dito. First bid ang tinatakil ko, hindi kung sino. Sino po ba ang magiging involved sa first bid kung itatalakay nyo yun? Natural, kasama siya. Hindi lang siyang involved dito, pati sila Butler, MTK, TGB, PBC, MP Promotions. Huwag po tayo magdunong-dunungan, madam. Diba? Hindi nyo po ako, hindi nyo po mabibilog ang taong alam ang ginagawa, madam. Diba? O, pero akala ko ba, tanggap nyo na na, ano to, hindi ko maintindihan. Pakitagalog po. Hindi po ako nakakaintindi ng ano, Cebuano. SB ang vlogger ba, isang public figure din? Yeah, technically, yes. Oo. Kim Kadusali, idol servers, kahit makapagpapicture lang ako sa iyo, malaki privilege yan po. Wala pong problema, dito po tayo sa, nandito po tayo sa may Central Bikutan, paglagpas naman lang Maharlika Village. Kulang sa knowledge kasi, wasabi. Yun na nga mga idol eh. Ang akin pong, I am encouraging you to do some research available online. Okay pa, para hindi po tayo nagkakamali. Diba? Kagaya nito, before I talk to the people, make sure that I review my things regarding first bid. I will not just go online and, guys, hindi ko sure eh. Ano eh, hindi ko talaga alam eh. Hindi po ako magaganon. Hindi po ako magaganon. John Tejada, basahin ko lang itong mga idol. Sumbongero kay Gibbons, kaya nagkaganyan. Ikaw sumira kay Champ, respeto naman karangala. Excuse me. Ha? Excuse me. Excuse me. Sige, ipagpalagay na natin tama ang sinasabi mo. Ah, pero kanino ako siya ang boss ko eh. Of course, I will work for him. Kahit paanong sabihin mo. Diba? I'm reporting to him. Yes. Kasi sino ba ang boss ko? Siya o ikaw? Siya o kayo? Siya ang boss ko. Pinagkakautangan ko siya ng buhay. Diba? Not kung sino-sino man na ano. Siya ang boss ko. Regardless kung totoo man yan ang sinasabi mo or not. Ang direct boss ko po si Sean Gibbons. Diba? Saliksikin nyo, tanong nyo sa kanila kung ano ba yung ginawa ninyo sa US na naging dahilan ng pagkakagulo. Yan, tanong nyo. Kasi kung ano man yung kinalat nila dati, akin sa akin, nagka-ano na kami, we decided to stop it na. At least on our end. Sa kalam, oo. Kay Sir Sean ako. Hindi ako kung sino yung sinasabi ng iba na dinala ka lang ni Kwan, ni ganyan, o kung sino, dinala ka lang neto, Ken Viper, ito, ano din to eh. Bingo, umamin. Natural. Sino ba boss ko? Natural, umamin na. Kuya SB, nasa MP pa rin po. Hanggang ngayon po, we're doing paperworks ng mga MP Promotions fighters po natin. Abangan nyo po, Jonah Sultan, August 30. Marlon Tapales, November 27 sa Las Vegas po. World title eliminator na din po. Jerwin Angkahas, pina-finalize na po. Yung kay Magsayo, pina-finalize pa din yung world title fight niya against sa Gary Russell Jr. Nandyan din po yung partnership ng Sandman and MP Promotion, si Raymart Gabalio. Inaayos pa rin po ang tawag dito, ang kanilang laban ni Nonito Donaire, mga idol. Idol, saan ka banda sa Maharlika? Paglagpas lang po ng Maharlika Village, makikita nyo na po yung Taguig, Central Bikutan, mga idol. Randy Kalakday, itanong nyo po sa kanya, sir. Diba? I don't want it to come from me. Diba? Bukod dun sa ilang alam nyo na pwede namin i-disclose, itanong nyo sa kanya, ano bang ginawa mo kasi na yung talaga, yung parang grabe, na nagdulot na nagalit sa'yo yung mga malalaking ano na to. Itanong nyo sa kanya.
Hindi mo sana sinisira. Sinong magsaliksik ka, Ram Alba Alabs? Sinong siniraan? Ako o sila? Sila nga sumira sa akin eh. Sino nagdulot para maging ganito sila? Sila o ako? Sila, di ba? Anong ginawa nila? O ano nila? Tinatanggal nilang MP promotion sa picture? O sino pa mag-aasikaso sa kanila? Di ba? O sinabi ng mga dunayari, dumirekta sila sa kanila. Sinong may gusto nun? Kami ba? Eh, pinapayuhan pa nga namin sila na, uy, mag-sorry kayo, mag-reach out kayo dun sa ginawa nyo. Mr. Komento, eh, ine-educate lang kasi natin, sir, itong mga ito. Di ba? Sino nagsabi na, hindi na namin isasali yan. Direkta na kami sa'yo. John Carlo, sir, mga boss, walang power si SB sa kung ano man ang nangyayari sa kayo. At sa MP, siya ay empleyado lamang din po, nagahayag ng chika. Grabe talaga, chika talaga. Di ba? Sineshare ko lang. Kuya SB, ba't mukha po kayong 19 years old? Ilang taong, grabe naman yun. Madam Nishioka, ano po ako? 33 na po ako. Di ba? Noon, sinasabi nyo, hindi, champion yan, maraming maghahabol. Noon, sinasabi nila, hindi, aalisin na namin to, hindi na sila mangingialam. Ngayong hindi talaga nangialam, bakit you will cry foul? Dati, ayaw na namin, kami na lang. Eh ngayon, nung nalaman yung pati, dahil kayo na lang, pati mga bahay, airfare, pagkain, lahat ng bayad sa mga magte-trainer, nutritionist, isu-shoulder nyo, o bakit kayo mag-cry foul? Diba? Ganun lang po yun eh. Diba? Eh, sinabi ng mga dunayari eh, dumiretso sa kanila eh. Diba? Gaganito, sinasabi na, ah, ganito, inano na namin yan, yung MP, kami na lang. Alam, nandito sa amin yung email, meron ding copy si Sir Shad, meron ding copy yung mga, ano, sila Champa, yung WBC champion. Ram Alabs, maghanap ka ng maluloko nyo dito, sir. Hindi po biro ang hindi po tanga mga tao dito. Lahat doon ng issue sa YouTube. Tingin nyo yung issue, yung YouTube dito sa Pilipinas, hindi nakikita sa YouTube sa ibang bansa. At kung may issue man sa YouTube, let's say may issue sa YouTube na pinalalabas nila, tingin mo hindi mababasa ng Amerika yon? Sige nga. Diba? Open, close, tsaka ka mag-ganyan kung may mukha ka ng matapang na hihaharap. Diba? Sir Rustam, sinabi ko na sa inyo, huwag kontrend sa Big Boss kasi masira talaga rin nyo. Gusto na agad sumika tapos walang. Oh. Yan ang opinion ni Sir Rustam. Ian Dave Marshall. It takes two to tango, mga idol. It takes hand in hand. Diba? Sila yung sila yung nagusto na Ano ba yung ginawa namin nun? Bro, mag-sorry kayo. Bro, mag-reach out kayo. Diba? Yung mga trolls dyan, make sure na galing-galingan nyo. Diba? Galing-galingan nyo na pag nag-ano kayo, yung mako-convince naman yung mga matatalino dito. 'Di ba? Sino ba nagsabi noon, bro? Kaila bago mag first bid, 'di ba? Nung wala pang first bid, pati si Champ Nonito eh. Nagaano na, reach out kayo, sabi ni Champ Nonito. Ayusin niyo yung gusto niyo sa promoter niyo. 'Yun ang advice, 'di ba? O kung bago mag first bid, 'yun din ng bro. Okay na yung atin, at least sa atin, oh, next step ganito. 'Di po ba? General Balin, an advisor po, just like Michael Consdato, or kung ikaw dapat ang mga advisor, Ma'am Nishioka, di ba nga po, tinanggal na nila ako noon pa. Nasa US pa lang po, bubo na ako dyan. Dati yun po talaga yung papel ko, to mediate, to be the bridge. Ganun talaga yung papel ko. Eh, ayaw nila eh. So, okay lang po. Anak, itabi mo ako na bahala. Oy, si kaibigan natin, OFW, Baya, Adyahero. I'm just a good listener, idol, sir. So always stay positive, just kapot. Feeling mo, magtulungan sa sarili ng viewers.
It's not an issue na po kasi ngayon, sir, na yung kung Pilipino ba o hindi. Hindi naman po, porket Pilipino ka, tapos yung ano mo eh, yung nagka-issue ng kapwa Pilipino mo eh puti, eh magiging bias ka na because of your race. Alamin mo po kung ano yung tama or kung sino yung ano, di ba? Ganun lang naman eh. Sabi ni Rakista TV, nagpaiwating ka na naanis ka sa promotion tas gusto mo from kapaboxing is business. Totoo po yun. Pero akala ko ba tanggap na ni Sean na... Sino nagsabi niya ng ganyan, ma'am? Kayo po ba ay husgado? Kayo po ba yung nasa otoridad para magsabi niyan? Na alam ko kung kayo'y kamag-anak, alam niyo yung ano, alam niyo yung magkakaroon ng legal battle sa US. 'Di ba? Alam niyo yung laban na 'yon, hindi lang yung alam niyo na, pati dun sa isa pa yung currently nakapirma siya. May lawsuit. Pwede ba? Huwag niyo po kaming ano, wag pasensya na po, pero kung sa ibang channel nakakaano po kayo, blanka po kayo agad dito pag hindi po pag wala po kayong sinabing tama. 'Di ba? O tingnan mo, ano daw? Kahit Bisaya, medyo naiintindihan ko. Sumali lang kasi kayo sa MP Promotions na team kay Champ. Ah, hindi niyo po, ngayon lang kayo nakanood, ma'am. Sumali lang daw kasi nung nasa MPC yung kamag-anak niya, naka-apelido niya. Hindi po. Magtanong po kayo sa marami dito kung doon niyo lang ako nakita ng MP. Ibig sabihin, ngayon lang kayo nanonood ng boxing. Ma'am, salamat po, ma'am Nishioka. Shine A, ano ito? Ashley Villanueva. Idol, totoo po ba balita na manghihimasok na si Senator Manny Pacquiao sa about sa issue ni Champ Casimero? Tapos sa first bid, yun nga po kaya ako nag-live, mga idol eh. Sabi nila, si Boss Manny daw ay mag-ano sa first bid. Mga idol, sa proseso po, pag nag-first bid po, yun na po yun. You can't negotiate anymore. Halimbawa, nag-first bid na. In-award na yung bidding. Halimbawa, may nanalo na. Ako ang problem, ako yung nanalo. Tapos magre-rebid. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede. Halimbawa, tapos na yung bid, tapos uulitin. Wala pong ganun. Ang smooth nun, Silver Voice, nun nandun ka. PJPOB, salamat sir sa appreciation. Eh, may mga tao po na gumawa dahil gusto nila na sila yung gumawa ng ginagawa natin. O di, sige. Di ba? Sir OFW Hero, ano lang naman, kinaklarify lang naman natin mga idol kung ano yung sistema ng first bid po. Jericho Dugos, to be honest with you, si Sir Manny po, very busy po ngayon sa ano election. He doesn't care about boxing. Juliet Casinero, ano to? Asan yung sponsorship ng Wow Pilipinas na Pervinols? O, tingnan mo, tingnan mo. O, paki-screenshot nga itong Juliet kasi meron pwedeng kasuhan to eh. Wala namang pera ang Wow Pilipinas na pinadala ngayon. Wala si Boss Willie ngayon. Baka yun ang pinapalabas. Baka kayo yan ang pinapalabas. Tingnan mo ha, anoknukan ka talaga kayo ng fake news. O, yung apelido mo, nakalatag pa. Madam, pwede kang kasuhan ni Boss Willie sa ginagawa mo. Walang ano ngayon ng Wow Pilipinas. Si Casimero ang kumukontak directly. Tsaka ang kumukontak dyan mismo si Tata. Ikaw, nako, paki-screenshot nga to. Maturuan lang. Fake news ka, tingnan mo. Kung ito ang pinaka ano talaga. When you are telling something, you must have your proof. Nasaan ang prueba mo dyan? Hindi ba kayo nang inaanong ginagatas? O yun ang pinapalabas nyo, kunyari, pinapalabas nila ng kung sino-sino. Ah, pero pag tinanong sila,
Kagaya nung mga kamag-anak mo, sasabihin, bro, ganito bro. Ah, sige bro, amanasan yung ano natin, evidence natin mo. Basta bro, ganun nang iniisip ko dyan eh. Oh, teorya lang pala. In a court of law, you cannot prove something na teori lang, mga idol. You need to have a solid proof. Pambira ka. Paki-screenshot yung ano na yan, ha? Pakita natin yan. Papakita ko yan kila boss. Sabihin nyo kung anong gusto nyo sabihin. But yun pala ang pinapaano nila. Eh wala namang ano, Wow Pilipinas ngayon. Wala na pong Wow Pilipinas. O sasabihin pang, nagbanggit ka pa ng pangalan. No? Si Sir Brendan, yari ka. Kung sino ka man, papa-identify ka namin. Open, close. Oo, may mali. Ano yun? Saan yun? Sila champ. Pero isipin mo, nakilala ka at nagka-channel ka dahil kay Sir Mubo na huwag mo na pala. Sir, hindi ko po itinatanggi na sila ang nag-encourage sa akin na magsimula ng YouTube. Alam nyo din na nung lumaki yung YouTube ko, kung sino ang nagsira sa akin. Di po ba? Eh kung ganun din lang naman pala, sana hindi na ano, hindi na nila ako tinulungan. Tanya na, nag-delete ng comment na ko po, sabi ni Jason Bernabe. Jason Rimbaugh, big accusations comes with big evidence. Yari. Pakisend po sa akin kung sino naka-screenshot nun. Na-screenshot mo ba? Ayan, na-screenshot naman eh. So, ibig sabihin, yun ang pinapalabas ninyo. Kinakalat ninyo yun. Okay. Kung kilala nyo si Boss Willie, oh, alam nyo yan, siya din ang nagdemanda sa Rappler ng libel. Hindi na Sir of Dubia Hero. Kung in-award na po yun, may winner na po. Alam ba, yung Probellum winner, sila na po ang may rights nun. Pwede pong mag-bargain o mag-counterbid during the current bidding, mga idol. Pero pag wala po, hindi na pwede. Ito na SB ang related na nangyayari na medyo naramdaman nila na masakit. Ito yung mga resulta. Sayang kung nakinig sana sila, Owi. O alam ni Owi yan eh. Alam mo, Owi, kung gaano sila Dave, sila Sherwin nagpapay dati. Bro, reach out. Bro, mag-sorry kayo. Diba? Eh, napakadali lang naman yun, bro. Kung sino po bang hindi magkaya mag-ano dito? Halimbawa, may nagawa ka. Ano ba naman yung mag-ano ka? Sabi nga namin, although it will not be guaranteed, kasi syempre, depende pa rin yan dun sa taong ginawaan mo ng kung ano, na kung mag-ano ba sila, kung magpapatawad or not. Depende yun, but at least you tried. Oh, Panieta, sumbong na agad kay Gibbons. Natural, boss ko yun eh. Ikaw ba, boss ko? I'm working for MP, I'm working for Sean Gibbons. Kahit na anong sabihin nyo, mga naiinggit, eh, ganun talaga ang buhay. Di ba? Ayan o, sabi ni Owe. Tama. Kung kayo na, ano ba, sabihin nyo, ay, nagkikiklose kay, ngayon lang ako nakita, ang daming nagsasabi na, uy, laging siyang nasa kay kila Sir Sean, sip-sip siya. Excuse me, kung ngayon niya lang po ako nakita, ngayon 2021, magbalik tanaw po kayo since 2016, ganun na po kami. Ang bunso ko, inaanak ni Ma'am Valerie at ni Sir Sean. Nung pinanganak bunso ko, lahat ng expenses, sila Sir Sean sumagot. Yung anak ko, may nangyari dati, sinagot nila financially, yung panganay ko. Kami po lahat ay pamilya na po ang turingan namin. Si Brendan, kapatid ang turing sa akin. Di ba? Bakit kaya sasabihin mo, sasabihin nyo, ay ganito, kung karamihan po sa inyo ay naninibugho, wala po akong magagawa. Kung ganun ang pakikitungo sa akin nila Sir Sean, kung ganun ang relationship namin, wala po kami magagawa.
yun po ang processor of WB Hero. Alam ba na itong itinalagang date for first bid, you can counter bid during the current first bid na nangyayari po. Halimbawa, nag-offer si Probellum ng $105,000. Eh, nandun ka, dalawa kayo, let's say. Ah, hindi, okay, I will make it 110. Alam nyo naman yan, so basta, di ba? Hanggang sa, kung hindi na nila kaya yung bulsa nila, okay, hanggang let's say, $200,000. Yun na lang, eh, ako yung magka-counter bid. Kaka-counterin ko ba to yung budget ko? Ano lang, eh. $190,000 lang. And nag last bid nung isa, ano eh, $200,000 na eh. Kumbaga, may kakayahan ba ako na ano na bayaran to? So, kung wala na po, ayun na, i-award na dun sa nag-bid ng $200,000. Ngayon, i-award na po sa kanila. I-award na sa kanila yung rights ng laban na yun. Kumbaga, sila na po yung may karapatan na maging promoter nung laban po na yun, mga idol. Eddie Wow TV. Ladies and gentlemen, from the MGM Grand of Las Vegas, Nevada. SB, sa laban ni Casimero, supported ba siya ni Mr.? Hindi po eh. Yun ang po sabi ni Sir. Kasi they want to go on their own po. They want to take MP Promotions out of the picture po eh. Yun pala eh, Lawrence Feliciano. Paano kung, sabi ni Sir Birb of FW, paano kung hindi patulan ni Champ kasi meron si Butler? Ano pwede mangyari kay Champ? Kasi pag hindi po nilabanan, strip po yan. Pero hindi po yun i-award agad kay Butler. Ang gagawin po dyan, halimbawa, ang champion hindi lalaban sa mandatory. Kukunin yung belt pagkatapos paglalabanan ng number ng mandatory, ang usually ang mandatory rank number 1 yan eh. Paglalabanan ng number 1 at kung sino man yung pinaka nearest sa kanyang ranking. Halimbawa 1 and 2 o kaya kung bakante yung 2, 1 and 3. Atran, shoutout po. Ganun po yung ganun po yung tag dito. Process. Someday Christmas. Evelyn Gibara, sana bro. Hindi po, mahirap sa US, ma'am Evelyn eh. Ma'am Evelyn Gibara. Akala lang nung iba na, oy, magandang bansa, ganyan ah. 'Di ba? Syempre, pangarap ng lahat. Pero pag nandun ka, alam mo, nag-e-enjoy ako doon. Yung mga dati kong biyahe since 2018 na, nandun lang ako fight week. Lagi, ito lang ganit, dito lang naman po ako tumagal eh. Pero, yung lahat po ng lipad ko, ang pumupunta lang ako doon 10 days before the fight or 7 days before the fight. Yung kumbaga, parang liwaliw lang. Hindi talaga ako yung paperworks lang talaga, hindi ako yung halimbawa, naghuhugas ng plato, hindi ako nagmamasahe, hindi po ginagawa yun. Ano lang, fight week, documentation, mag-video, tapos mag-aayos ng mga papel, ganun lang. Pero yung yung mag-stay ng matagal, ngayon lang, and then na, sabi ko, ang hirap pala. Kasi pag Sir Jeffrey, ikaw ang malaking kawalan nila, Real Talk. Ikaw ang isang malaking kawalan nila, Real Talk. Paulit-ulit. Salamat, sir. Sir Val 50B, depende pa po ang nakalagay sa press release ng WBO, either UAE or London. Depende po. Ang Probellum na po ang magde-decide. Hindi po natin alam kasi wala pa naman po ta. Ang Probellum po, pagmamay-ari yan ng promoter ni Dunayre, mga idol, si Richard Shaper. So, labas po kami doon. We're totally not in ties with them. Wala akong sa kanya. Kahit sa Facebook, hindi kami magkaano niya. Hindi naman siguro sa binarat, Sir, sino ba yun? Lawrence Feliciano. Kasi, kaya sa kanila in-award, kasi wala pong nag-counter bid, mga idol. Wala pong nag-bid
na i-challenge yung $105,000. Ganun po eh. Eh, pati po yung MTK eh. Wala po yung MTK, mga idol. Kasi, in real talk, mga kaibigan, in reality, if a promoter knows that a fighter is in conflict with his promoters, they will not touch him. Kasi they have this, parang ano eh, they will have this parang internal, tawag dito, internal understanding regarding things. Boss, paano po pag hindi nagbid ang Probellium, sabi ni Sir Mendicito? Baka wala pong ano, walang mangyayaring laban. So, kasi binigyan na ng chance yung dalawa, yung kampo ng champion at challenger na mag-negotiate. Wala namang nangyaring kasunduan. So, ang last resort, ipasubasta sa ibang promoter. Kung wala pa rin ibang promoter na may gusto, delikado, mga kaibigan. So, mababalik sa ano. O bakit, ano, you don't want to promote your fighter. He will be stripped. One of the possibilities ay stripped, mga idol. SB, sa tingin mo, bakit hindi nagka-interest na i-counterbid yung iba? Diyan na po pumapasok yung boxing politics, mga idol. You know, we don't know what are the things behind boxing, yung bigger picture behind boxing. Even me, di ba? Wala naman akong ano sa kanila eh, kung ano ba, sino ba itong mga parang tinatawag nating boxing oligarchs. No one, di ba, who are we to, you know, to get and communicate with them na, di ba, malaman sa kanila direkta? Hindi po eh. Ganun po yung kanilang ano, kumbaga, nangyari yan kila Champ Donaire, kinento niya, sabi niya, nagmatigas din ako sa promoter ko. Hindi ako nakalaban for almost 1 year. Bakit yung belt ni binigay niya kan? Depende po sa WBA, mga idol. Yun nga po, kaya may medyo ang dami ding tumulig sa WBA, kaya kahit binigyan nila si Sir Manny ng ano yun, yung champion for life, yung may mga nagsasabi, ay ano nyo lang, parang inano nyo lang yan, pampalubag loob. Marami din nag-criticize sa ano, tawag dito, marami din nag-criticize sa WBA nung ginawa nila yun. May magbibid dyan kung big name si Butler. Big time din naman po yung ano, yung MTK, yung promoter ni Butler. Hindi lang din talaga sila nag... Lagi naman po, yung mga sa sponsor namin. Kahit naman ako, nagpo-post pa rin ako eh. Kasi, it doesn't mean na kung may ganitong ano, eh, di ba? Yung memory nasa US sa mga laban, eh, tatalikuran mo na. Idol, hindi ko matamabasa yung chat ko sa isang YouTube account ko. Matagal na ako nun. Sabi niya, as are. Saan po, sir? Wala, sir. Hindi ko saan po kayo nagja-chat? Lods. Hindi ko alam, Sir Medius ito. wala akong alam. Kung ano man yung current setup nila, sila na po yung magbubuo niyo. Idol, pag manalo ba si Butler, may pag-asa ba magtuloy-tuloy siya muna? I don't know. Who are we to tell what's next? Anything is possible. Lalo na, 'di ba? Eh, kung everybody will learn their lessons, di ba? And have this current situation improve. Eh, wala. Kaya nga, di ba yung lagi namin nga, ano? Darwin, Pio, idol, tingin mo kayang bayaran ka? Si Coach Memo po, alam. Si Jake Paul nga, binabayad kay Sir Memo per month, $7,000. Magkano yung $7,000?
350,000 pesos po. Teka lang, may chat si Sam mga ito. Toast sugar, troka. What if Probellum decided to fast track the date or going mas maaga din? Hindi ko po hindi ko lang alam, sir. 'Yun ang ano. Kung ano kasi sila 'yung nalo ng bid eh. Kulang alam, sir. 'Yun ang ano. Kung ano kasi sila 'yung nalo ng bid eh. Kung ano man ang maging ano nun, sir. E kanila ng decision po 'yun. NBA highlights. Nag-post si Sir Sean Picnic Casimero sa support pa rin siya, Sir SB. I don't know kung anong ano po niyo. Di pa kami nag-usap lang kami kaninang umaga, nagtatanong siya kung anong update. Pinoy mo to, Vlog TV Karma is room. Idol SB, dapat nga magpasalamat ng team kasi sinalo ng promoter ni champion na. Amin, ano to, nutritionist. Amin ang pira, inggit, pikit. Wala namang nagtatanong, sir. Kung ikaw man yan. Lods, totoo ba si... Hindi ko po alam. Hindi ko po alam, mga idol. Eddie Wow TV, isang announcer man ni Jimmy na. Mataas yan, mga idol eh. Nag-e-effort ako pagka ganyan. Bagong gising lang ako. Shoutout Mark Mark Andrew, hello po. Sir SB, isama niyo sa... Pwede oh. Sir John Bongs, apply ng visa, ganyan. Tapos sa kung saan ang laban, London, visa lang yan eh. London o kaya, ewan ko sa Dubai kung may visa. Parang malakas to si Bolter. Sino si Bolter? Rogelio. Alduin Dormendo. Idol SB, lang years po ba kontrata ni Quadrilasen? Ay, technical yan, mga idol. Hindi yan masasagot. Kumbaga, hindi yan may explain ng rektahan. Kasi po, bago yun, may nakapirma pa kasi sa ibang ano na parang inaayos pa rin legally. So, ano po yan. Shoulder ba? Sa madaling salita is ba? Pag hindi po mag-improve sitwasyon, Pastor, ganun po. Butler, sabi ni medyo sito. Butler, okay. May possibility bang malaban si Casimero? Hindi ko alam. Anything is possible naman sa boxing, mga idol eh. Anything is possible. Bolter up. Flippish. John Les Family Vlogs. Opinion naman po niya yun. Bahala po siya.
gawin ka namin alaya SB. No thanks kung ikaw man yan. Sino ba si Volker? And Wendell Mendez. Hinihingi ako ng update. SB, wala na ba ka? Kumbaga, labas na ako dyan, sir. Nadine Pascual, sir, baka hindi sumaling ang MPC meeting. Pati po yung MPK. Loko ka, medyo sito. Wala pa po bang restriction sa Japan? Alam ko may restriction. May ano pala may, but hindi mo sinabi sa akin. Monday na daw yung ano, yung sa ano, yung sa kotse. Ito nag-ano yung ano. So, yung sign ulit, tapos na. Yung ah? Yung sign. Yes. Idol, magkano kaya kung ibibid si Kevin Salvador? Alam na ba ni Senator? I think, you know, din si Senator Manny naman kasi very, you know, a man of few words, hindi naman siya mag, lalo na sa mga issue-issue, hindi siya nag-ano mga idol. Ah, sasabihin lang niya, you know, talk to Sean, ganun. Oy, sino po tala tong nag-ano? Thank you po ha, alam may nag-ano pala. Sino tong naglapag, hindi ko nakita. Sana labanin ko adagal si Takuma Inoue, kapatid po. Sabi ni Lugal Yardo, sa Monday mawawala yung red list ng Philippines sa UK. So kung doon maglalaban, mas maluwag. Pwede, pwede. Mark, ano ba nangyari kay? Hindi ko po alam, sir. Well, actually, wala na po kaming update or ano sa kanila. Mel Quizon, bro, SB, what if they cannot make the catch weight? Hindi po catch weight, yun talaga yung ano, magiging ano, kasi world championship yan, sir, eh. Walang catch, pang catch weight kasi, sir, meet halfway po yan, eh. So, pagka championship, kung bantamweight, 118 po talaga. What will happen? Are they gonna cancel it? Hindi po. Pagka papayagan pa rin po ng organization is over ka ng 3 pounds, papalabanin ka pa rin, but meron kang penalty and you will be stripped. But more than that, mga idol, sa pagkakaalam ko, kagaya nung nangyari kahit nung sa amin, nung kay La Jactipora, nung lalaban dapat kami, umover siya ng 5 pounds, canceled po ang laban, may ipinalit po sa kanya. May nakareserba. And then, wala din po siyang nakuha. Jeffrey Santos. Hello, good afternoon sa'yo, boss. Paano ko sabihin ni boss na natulungan siya? May mga... depende mga kaibigan. Kaya nga sabi namin, they need to reach out, they need to talk dun sa mga bosses. Ganun lang naman yun eh. Paano kung umatras si Butler SB Ulan? Pag umatras po ang mandatory, pwede siyang palitan ng next sa kanya. Depende po. Pero hindi aatras ang mandatory mga idol. Ang habol nila dito, secondary yung belt eh. Ay, secondary yung money. Priority nila ang belt mga idol.
Kay Bart, hello po sa inyo. Wala, hindi ko na ano kanina yung nag-ano kanina. Nakakaya naman. Yung nag... donate kanina. Sorry po, sino po yung nag-ano kanina? Yung pa rin si Carlos pa rin. Ah, si Carlos pa rin. Salamat po. Joshua Baro, sino-sino yung mga oligarchs na yung Lods Mafia Boss? Curious ako sa mga oligarchs. Ako din curious. Of course, no one knows them personally, sir. Of course, we don't know them personally kung sino ba. It's like, kumbaga sa cartel, yan sila Pablo Escobar. Di ba? Di naman natin matatouch yung mga yan. Idol SB, shout out, Alfredo Reyes. Asr, idol ako ito si Mango. Ah, okay, Mango Circle, lagi ako nanonood sa iyo. Di mo ata nababasa YouTube comment kasi baka naka-block to me si Mango Circle. Check mo nga. Sorry po, actually pati si Sir Teddy, yung aming masugid din na supporter, hindi ko alam naka-block pala siya. Sir Jomar Slap Shakilo. Siguro one of my moderators block him, mga idol. So hindi ko alam, pasensya na po. Paki-ano nga may Mango Circle? Paki-check sa blacklist. Nagulat na lang kami, si Sir Teddy, masugid kong taga-suporta yun eh. Tapos, nagkausap lang kami sa isang channel, sabi niya, hindi ako maka-ano sa'yo, hindi ako maka-comment, naka-hide lagi yung comment ko, Braveheart78. Tapos, pakicheck naman kung naka-block ako. Chinek ko sila mga idol, naka-block nga, so hindi ko alam, baka one of my moderators, siguro, blinak siya, hindi ko alam. Ang alam ko, moderator dito si Teddy. Oo nga sir, na-block siya eh. Sir Tomato kan? Na-block siya. Kaka-ano lang namin, kaka-unblock lang nung isang araw. Nung mga nakagang araw. Best move para ano yun? Sabi ni Sherton Abdul Kadil. Boss SB, anong best move para matunong siya? Reach out sila mga idol. Yun talaga ang best move. Kung hindi tayo makakagawa ng first move for reconciliation, if hindi tayo mag-initiate, di ba po? And yung sa mga nandyan po nanonood, yung alam ba, yung mga talagang solid supporter, na nila Tata, nila Bro Jason, yun ang i-ano nyo po sa kanila. Ang advice ko na i-ano nyo sa kanila na whatever happened naman na, try to reach out and, 'di ba? Hindi man natin sigurado kung anong kahihinatan, but at least you tried to reach out, 'di ba po? Ganun lang 'yung mga idol. Kagaya ng lagi namin sinasabi, nagcha-chat din sa akin Sir Sean ngayon, Sir Joseph. Akin na nga 'mi. Nagcha-chat siya sa akin mga idol. Jason Bot. Bigla talaga 'to. Na-block ka kasi may ginawa ka, sabi ni Basto Lorde. Ha, siguro na-accident lang pag-block sa akin, Idol Silver Boys. Baka, baka na-accidente lang. O wala daw Mango Circle dito, bro. Secret, ma'am, ni Shioka, hindi ko pwede sabihin. Pahapyaw lang, bahala kayo dyan. Wala pala Mango Circle eh. Hindi ko pwedeng basahin. Ito lang. Ayan. Op! Ganda lang. Dapat sumali si... Arate. Ano mga kaibigan? Milyones pa... Alam ba, actually, magpaging manager at promoter lang, kailangan talaga. Mayaman ka. Hindi po basta-basta ang magiging ano. Nalibaw, ang dami ang magsasabi. Alam mo, magaling ka. Bakit hindi ka maging manager? O kaya promoter? Hindi po. Alam mo, sa dito nga, alibaw, sila Sir Sean, may boxer na paanin. Ipapabook ng ticket. Isang tao pa lang, round trip. Yung akin natatandaan, round trip, may 80 to 100,000, isang tao pa lang, ha? Lima sila. I-times 5 mo. Pagkatapos, magre-renta ng bahay, let's say, 1 month silang mag-stay sa US. Yung amin ngang narentang bahay nun, sa Vegas, sa tsaka sa North Hollywood, nagre-range for 1 month. Magkano, hindi,
yung total na yata yun, no? 10,000 dolyar. Mga idol, bahay pa lang yun. Sa isa-isang buwan. So, pati hindi lang yun nagtatapos. Food. Gagastusin mo. Eh kami, pag nag-ano kami nila Brenda, nag-shopping, ay nag-groceries kami, ang average po na ginagastos namin tuwing groceries, $500 to $700 per grocery. Pero dalawang cart lagi kami pag nag-grocery, laging pang bultuhan na agad. So, lahat po yun, cargo muna ng ano, ng manager, promoter, mga idol. Kumbaga, paluwal. So, hindi po madali na, alam po, magpo-promote, sasabihin mo, uy, ano, ganyan, magaling ka, manager ka, promoter ka, hindi po madali, mga idol. Hindi po madali. Kailangan mo nang, of course, ganyan talaga. Kaltas na lang. Reimbursement po, Sir Engineer J. Opo. Alam ba, yung ginastos sa bahay, yung ginastos sa aeroplano, sa ano. Yun po. Sa purse. Boss Calvin's. Ayokong basahin yan, sir. Yun lang, mga idol. So, again, edi mayaman pala si Sean. Opo. Mayaman si Sir Sean, Ma'am Nishioka, hindi naman siya tatagal na magiging manager or matchmaker or promoter in 33 years kung wala siyang budget eh. Nagsimula siya late 80s pa po eh. Pero una muna boxer muna siya. Naging boxer muna siya. Hanggang sa una muna small time fighters muna yung naalagaan niya hanggang sa lumaki na nang lumaki. Kung kilala niyo sila Orlando Salido, 'yan sa kanya 'yan. Yung tumalo kay Pagaka, sino ba 'yon? Si Sir Suarez, kanya po yan. Si Julio Cesar Chavez Jr., kanya po yan. Light heavyweight, Sir ALX DM. Sino pa ba? Sila, ayan, hinawakan niya din sila Zhu Ximing nung nasa top rank pa siya. Sila, tawag dito, sino pa ba yung mga hinawakan niya? Sila Uskategi, yan. Ngayon, sila Pitbull. Pati yung mga, ang dami din eh, mga international fighters eh, mga galing Greece, may galing yung mga Russians, hindi ko mabanggit yun at maalala yung pangalan. Tapos mga, of course, Pilipino, pero I would say na parang mas malapit sa puso niya mga Pilipino, mga idol. Ang dami niyang hinawakan din, sino ba? Sila sa South Africa, may hawak siya in partnership with the kila Sir Scott ng Global Boxing Stars. Yan, siya din yung may hawak ng mga South African brothers natin na pinapalaban sa US. Ayun din, ganun. Same setup. Pag magagawa ng ano, ng letter or ng invitation or ng contract, ganun, isasama dun. Lahat, sasagutin niya yung hotel accommodation, yung airfare, yung ano, yung food. Sinasagot niya muna yung lahat, mga idol. And hindi mong magagawa yun. Halimbawa, gusto mong manager. Kung wala ka, hindi sapat yung talino lang eh. Si Sula, po, tama. Si Salido yung tumalo kay Lomachenko. Pag pinanood nyo po yung Lomachenko versus Salido, nandun si Sir Sean. Siya may hawak kay, ano, kay Orlando Salido. Tapos yun, mga kaibigan, na kagaya nga yan, as I stated, ang dami kasi nagsabi, ikaw na lang mag-manager, ikaw na lang. Ay, naku, hindi po yun. Salamat, Mark Francisco. Ganda pala boys ng anak mo. Salamat. Sasabihin mo, ikaw na lang, tag dito, ikaw na lang mag-manager. Naku po, wala po tayong pera. Wala po tayong pera, mga idol. Ang pagiging manager or promoter or ano, kailangan ka talaga. Bukod po sa galing mo, sa pag-handle, diba? Parang yung mga people management skills mo, bukod po dun, kailangan po dun, kailangan dun talaga may budget ka, may pera ka. Kasi yung kung nakikita nyo yung mga kaibigan, yung mga ginagastos nila for boxers sa ibang bansa, sa ko, grabe. Ang gastos, mga idol. Ang gastos. Salamat po, Sir SP Kailan. Si Jonas po, October 30. Opo. Mamaya pagkatapos ito, mag-uusap kami ni Sir Sean.
Nadine Pascual, SB, sino ang hinawa ka na boxer ngayon ng MP na pinakamalaking kinita sa fight? Bukod po kay Sir Manny, yung mga highest paid po, ayan, sila Casimero, Angkahas, Yumir Martial ang nakikita po na ano, pinakamalaki moving forward. Kasi po, ang middleweight division, mga idol, actually, welterweight to middleweight, dyan na po yung parang nanalo sa loto, yung mga purse ng mga yan, mga idol. Sila, yan, Sir Diego Bandido, Yumir is the future, totoo yan. Sila, Yumir, mga idol, kahit, alam ba, let's say, sa middleweight, kahit choice defense ka lang, bayad sa'yo, million na, mga idol eh. Million na agad eh. Let's say, mga $3 million or $5 million. Ganun na agad ang bayad sa kanila. Ngayon, pag si Yumir, let's say, na-build up, tapos maging top 10, tapos makalaban na ng, kahit hindi pa yung mga champion, but may mga pangalan. May, ito na si Isam, yung ano. Itawag dito. Ibibigay sa kanilang purse talagang ano. Million talaga. So, mas mabigat ang timbang, mas malaki po ang bayad. Opo. From welterweight pataas po. Ayan, mas malaki na yan. Diego Bandido, imagine if he gets to fight the Charlos, the G, Triple G's, Morata, and the Canelo. Exactly, bro, Diego. Magiging millionaire itong si Marshall. Hindi lang basta in peso, in dollars. So, yun po ang advantage pag malaki kang timbang. Totoo po yan, yung sinabi niya ni bro Diego. Kahit Charlos, kahit yan sila Triple G, sila Morata, nako, pag yan ang kinalaban na ni Yumir, sa so, siguro in 2 to 3 years, mga idol, eh talagang ano, napaka-laki ng makukuha ang pera. Kid ka sa TV, idol, love yung pabasiko at ugalas. Pinagmamalasakitan ko pa rin po, hindi naman yan basta mawawala. Because he was, to be fair, he was so nice to me, mga idol. Totoo po yun. He's a good man, he's a good person. Siguro, may nangyari lang yung mga bagay-bagay na ano, but he's a good guy, mga idol. Madali ba yun? Diego Bandino, yan din projection ko, bro, 2 to 3 years, and you may will be trading leather with the elites. Oh. Nandun pa kaya bro sila, ano? Sila Triple G, baka wala na. Pero of course, si Yumir, mga kaibigan, malakas na talaga. Pero syempre, iba kasi yung pro eh. Pero true time, pag nahinog niya, nagamay niya yung sa professional, grabe din to si Yumir. Bakit po? Kasi sa wildcard, grabe yung kwentuhan about this guy, about Yumir Martial. Pag nag-ano daw, may spar sa, nako, hindi na lang ko lang babanggitin yung mga nakasparing niya. Pero mas sparring ha, makakapal na glabang gamit nila eh, he's punishing his sparring partners. Pagkatapos, pag nag-workout daw siya, when he's hitting the bag, talagang dumadagong daw ang ano, wild guard, mga idol. So, ang ganda ng ano, ang ganda ng, tawag dito, ng ano nila, kay Yumir Martial, mga sinasabi nila. Yun lang, mga nasa wild guard yung nakapanood ng training niya. Kid Kasi TV. Bro, solid yung cover mo sa Panda ni Toby. Salamat sir, may re-record kaming bago. Kinakabisado ko pa eh. Bago na kanta yun eh. Iko-cover. Kinakabisado ko pa. Dapat sir, ano? Sabi, sino yun? Darwin, if you dapat. December. Kaya lang, may mga inuna pa kasi. Of course, si Yumir, mga idol. Congratulations nga pala. Ano na si Yumir? Ikinasal na siya. So yun, syempre may mga dapat siya munang unahin sa kanyang personal life muna. Boxing naman can wait. So inunan niya muna yon, and then yung kung ano man yung mga responsibilities niya as a medalist Olympian here sa bansa, kung ano pang mga unahin niya. Yun muna yung inaano niya. Yung kailangan niya i-prioritize. Backup naman dyan, idol. Naku, wala kaming setup kasi gagamitin isang mga idol. Hopefully, Zoe Gwenson po. Oh. May kontrata po. Regarding contracts, mga idol, I cannot answer that.
Perfecto Benner Makababad. Hello, sir. Hello po. Zui or Zai Gwenzon. Hopefully, hopefully po. Idol pa, shoutout. Alvin Fama Nilay. Kuya SB, close po ba kayo ni David Luntayaw? Okay naman. You know. Of course, we're brothers. Diba? Yung bahay nila, ilang ano lang din, ilang hakbang lang din. Shoutout po, Pogi Silver Boys. Salamat. Saberblade, mas trip ba si tata if may injury siya sa camp or cancel fight? Pag may injury po, valid reason po yon, mga idol. Ang alam ko, you cannot be strip if you are injured. Just like Zulani Tete, na-injured siya noon, hindi naman siya ini-strip. Just like si, kasi naman si Ubali. Nagkasakit din siya noon, hindi naman siya ini-strip. Hindi naman ini-strip. Ano ba yung dahilan ni Ubali? Diba nung dapat maglalaban sila ni Donaire na na-cancel? Alam ko, ayaw ko, COVID yata, hindi ko alam. Tapos, hindi naman siya na-strip yung belt niya. Kasi si Donaire na noon yung ginawang mandatory, di po ba? Diego Bandido, COVID yun, bro. Pero alam ko, hindi yata nila pinalabas na COVID yun eh. Bro, Diego. Di ba parang pinalabas nila visa issue yata. But at the end, kumbaga, kasi dati, pag COVID, nahihiya sila eh. Di ba pag, syempre, noon, nung bago-bago pa, kahit sa NBA noon, pag sinabing COVID, di ba parang pinag-usapan na ng buong mundo. Parang, di ba, ayaw man natin, but yung, alam mo yun, may pandidiri na nagaganap. Ngayon kasi, ano na eh, accepted na eh. Kumbaga hindi na big deal sa atin yan eh. Diba, oy si ganyan nagka-COVID tapos na ano naman, naka-recover naman. Wala nang problema. Unlike noon. Diba, pag sinabing, tawag dito, nagka-COVID yan, nako, patay. Itatago talaga mga idol. Tapos halimbawa, inilabas sa news. Nako, nakanasan namin yan nung, hindi ko na papangalanan siyempre. Athlete, nagkaganyan. Tapos sa tag dito, siyempre sa mga news organization or sa mga journalist na mga kaibigan natin, hindi naman ano eh, hindi naman kumbaga it's their job to to release that information. Eh may mga nagalit kasi, oh bakit yung sinasabi, baka mamaya pagka-uwi ko ganito mangyari, may nagganon-ganon sa amin noon. Kahit yun sa mga media partners natin. Bro, ba't ganito? Ginaganyan ako. Itanggalin ko daw yung article eh, nakapost na. Ganun kasi yun eh, sa mga, yung mga, ang isang news article, lalo na sa Diario, tapos meron silang online na platform. Pag napost na yan mga idol, hindi na yan ano. Kumbaga may approval pa yan. Halimbawa sa editor mo, sa mismong company, kung sino man ang naghahawak nun. Bago mo hindi na yan basta-basta na, tanggalin mo yung post mo. Tapos tatanggalin ng ganun-ganun na lang. Hindi po ganun yun. Tsaka sa mga journalist, kung ano man ang article na nila na inire-release, ano na yun, katumbas nun buhay nila mga idol. They will fight for that. Kasi pagka yung isang journalist na tatanggalin niya or iti-take down niya yung kanyang article, it will affect his credibility po. May balak bang isahin ng hempi si Carlo Paalam? I don't know. Nako, magagalit na naman ang abap niyan. Ay nako. Pero ewan natin, 'di ba? Mamalay mo, may balak siyang mag-turn ng pro. Ano ba si Carlo? Silver siya, 'di ba? Oh. Nako, pag nag-pro ka tas Olympic silver medalist ka, ano ka? Tigasin ang tingin sa iyo mga idol. Ha. Grabe yung pangalan nito. Idol, bukas pala laki ng pera, heavyweight. Theory of O. Mark TSB. Nako, kung nasa Vegas kami, mag-bibet sana uli kami. SB, mabait ba si David sa personal? Para kasing beauty. Si Dave kasi mga idol, ano yan eh. Tag life yan eh. Ano talaga yan? Sa amin magkakapatid, siya yung gangsta. Lumaki siya sa
kumbaga gangsta talaga, gangsta. Kahit nung bata pa siya. Actually, nahihirapan yung mga magulang namin sa kanya. Pero syempre, as he gets older, yan, nagkapamilya siya, nagkaanak. Eh, yan ganyan mga kaibigan, matino na siya niyan. Matino na siya niyan. Kasi nung araw talaga, kuwento ko lang, nako, mahirap yan mga idol, kahit nung high school pa siya. Siya yung starter ng gang nila eh. Yung pag may mga ano sila, maghahanap sila ng for no reason, mag-i-start siya ng ano, uupak yan ng walang dahilan. Parang yun yung initiation sa kanila eh. Yung sige nga, banata mo yan. Kumbaga yung mga ganun. Noon yun, ma'am ni Shoko, noon. Nung mga siguro mga, bago din namin pasukin yung boxing. Ang isa din sa natulong sa amin ng boxing, kahit na natuto kaming mga sumuntok, nagamit na namin sa tama and we became responsible. Ganun lang yung ano, tag dito, ganun lang yung naging resulta. Maganda yung naging resulta. Kasi yung iba, ang impression nila sa boxing, pag nag-boxing ka, nako, away lang yan. Ganun eh, yung stereotype ng boxing, nako, ano yan, violente yan yung boxing. Eh, pag ano, pagka naman na, ano yun? Pagka naman na nag-boxing ka, hindi lang pagsuntok ang ituturo sa'yo, kundi yung disiplina, and of course, responsibility, na kapag ka ikaw ay natuto ng sumuntok, hindi mo dapat gamitin sa ano, sa, halimbawa, mambubuli ka sa school, no yan. Pag nalaman ng mga trainer mo, lalo na yung mga batang boksingero, nalaman ng trainer mo na tinuturuan ka ng boxing, nang bubuli ka, ano ka, madidisciplinary action ka, hindi ka papalabanin, gano'n yun. Iba-ibang ano, disiplina. Kaya, kahit noon natin naturoan na kami ng boxing, eh, mas naging ano naman kami. Pero before that yun, si Dave, kahit may mga, high school siya noon eh, parang kinukursunada siya ng mga ano, ng mga lasing sa street namin. Kinursunada siya kasi high school siya, 11 PM siya nakauwi, naka-uniforme pa siya. Pagdaan niya, parang kinantsawan siya ng ano, kinantsawan po siya nung isang nagiinom, mga idol. Nasabi niya, ganyan bang, ano, nagiinuman. Sabi niya, pare, ganyan ba yung uwi ng isang matinong estudyante? Tingnan mo, pare, ano oras na? Ngayon palang umuwi. Sabi nung nagiinuman, mismo sa street namin, mga idol. Matino ba yan, pare? Nagbubulakbol yan. Yun ang ano kay Reynard Cahigas from Las Vegas, Iloco. Yan. Tapos, ay ano po eh, wala akong live stream, Sir Junty TV. Kinukwento ko lang kay Deb. Tapos, bad trip si Dave, ayun pala kasi yung parang GF niya nung high school siya. Nag-break yata sila, so bad trip siya. Pag-uwi niya sa amin, nandun kami sa ano, sa bahay. Ako, kuya ko, pati yung ano, yung isa namin tropa, si JR, musikero din. Pagkatapos, pagka-uwi niya, mainit ulo. Abi, ang bungad, ang tanong sa amin, gusto niyo ba ng away? Ganon, walang nihaniho ang pagka ano niya. Engineer Jay. Pagka bukas niya ang pinto, gusto niyo ba ng away? So nung una parang, ano gusto nito, kami yung awayin? Parang ganon. Parang, kami ba awayin niya? Pero halatang mainit ulo niya, gusto niyo ba ng away? So ako agad, na-discern ko na parang may nang trip yata dito. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Samahan niyo ako. Sabi niya, samahan niyo ako. O sige, labas ako, labas kuya ko, labas si yung isa namin tropa. Pagka hinto namin doon sa isang area na nandun din yung mga tropa namin, mga kababata namin, ng mga members din ng gang nila. Assist nyo ako, habi niya, assist nyo ako. Yung iba pumunta, yung iba hindi. Mamaya, kukwento ko yung mga hindi pumunta. Akyat kami doon, nag-usap pa kami. Ano bang ginawa sa'yo, Dave? Sabi ng iba na tropa. Eh, nagtitikapan ako eh, dumaan ako. Ano daw eh, kumbaga, parang, ano ba tawag doon? Uwi ba daw yan ng isang matinong estudyante, ganyan. Sige, sige ganito bro, ganito, sabi, huwag mo munang ano yun. Sabi ng mga tropa namin, awakan si Dave, bibira talaga yun. Sabi, daan ka muna Dave. Pag may sinabi, birahin natin. Pero pag walang sinabi na, nakita na ano, huwag na nating birahin. Umagre naman siya, sige.
Putik, ayun ang ginawa namin, akyat kami. Yung iba, nagtakip pa ng mukha. Yung t-shirt nila, hinubad, tas ginanun sa mukha. Pambira yung plano namin, hindi natupad, mga idol. Pagka, ano ni David, ayan na, tumingin na yung mga nagiinuman, gumana. Talagang tuloy-tuloy si David, direkta dun sa tao eh. Sinipa niya ngayon dito yung mama. Ano, may edad na mga siguro nasa mid-30s na. O kaya late 20s. Bang! Tumba ngayon dun sa upuan. Tapos ginawa niya yung lamesa ng inuman. Ginano niya. Boom! Pinasok niya sa bahay. Inano niya. Tinapon niya sa loob ng bahay. Tapos may mga natirang bote ng alak na may mga lalamang. Pinagbabato niya sa likod, sa loob ng ano nila. Tapos ako, ano kayo? Ano yung sinabi niyo sa akin kanina? Ganyan. Tapos may lumabas. Inaawat ng GF. Sabi, anong gusto mo? Ah, matapang ka. Kumuha siya ng napakalaking bitob. Ipinasok niya dun sa ano. Nagtakbuhan na sila sa loob. Tapos, di kami. Ayun na din. Nag-ano na kami. Di ba, hindi ganyan yung usapan. Ang usapan, dadaan ka lang. Titingnan mo kung may sasabihin pa o wala. Wala. Hindi na ako nakatigil. Hindi na ako nakapagpigil eh. Ano siyang ganun? Ano talaga siya? Nakapaan na lang siya. Tapos nakapang school pa rin na pantalon. Tapos yung taka t-shirt na puti. Yung pang ilalim ng uniform. Tapos, ayan na, pagkabalik po niya, ayan na, parang kinausap niya yung ibang hindi pumunta. Ba't hindi niyo ako in-assist? Kinagsasapak niya. Yung tropa din niya na ano, hindi nag-assist. Yun, pinaano namin yun, pina-MRI na, pina-CT scan namin yun. 5,000 yung mga magulo. Yung sakit ng ulo, yun yung mga dating sakit ng ulo ng parents namin ng bata-bata pa siya. Kasi super aggressive siya eh. Tapos, yun pa yun, dumadaan siya nakamotor. Eh, bad trip siya. May birthday party din sa street namin. Yung ibang mga, yung mga bisita ng kapitbahay namin, inano siya, oy, dahan-dahan ka lang, ha? Ginanon siya. Pagka ano niya, ayun na naman, ganun na mag-sena. Samahan niyo nga ako, may nag-angas sa akin doon. Pagka ano, huwag mo nang nagpa-party mga kaibigan kasi may dayo na ano eh, na nag-ano sa kanya eh. Pinagbabanatan niya doon, mga idol. Ayun, yun pala yung may inano siya, binanatan siyang tropa niya na hindi niya in-assist. Kasi parang ano daw sa kanila yun eh, SOP. Pag tropa daw yung kasama sa grupo nyo, sabi na, assist mo ako, kailangan daw. Parang obligado na i-assist siya. Hindi niya yun, binugbog niya din eh. Kasi kinawat na lang din namin. Andahan pa mga idol, napalaban sila sa mga ibang lugar. Umaano pa ng baril yan eh. Takot na takot yung nanay ko nun. Mga panaksak, baril. Sila nung mga grupo nila. Salamidalia, Raymond Dakbang. Kaya yung nakikita nyo kay Dave ngayon, he's a change man, mga idol. Maharahil nandun pa rin yung pagiging aggressive niya. Aggressive na sa pananalita. Pero, he already matured, mga idol, as an individual. Ano na siya, hindi na siya yung kagaya. Dati po, mas matindi. Kasi dati hindi siya magsasalita eh. Hindi siya magsasalita. Manguupak yan, mga idol. At alam. Yes ba siya? Nako, hindi, wag bawal banggitin yun. Dati. Magic 5 yung ano nila dito. Pero ngayon naman, di ba, as they all grow up, yung mga dati niyang grupo, eh parang, ayun na, kumbaga, di ba, some of them are giving back to the community na, di ba, ganun naman ang circle of life eh, yung mga dating sakit ng lipunan, nung naging matured na, di ba, they realize things, nagiging, now they're giving back to the community, ganun na yung mga ano nila, even Dave, di ba, ngayon, tumutulong na siya, hindi na yung dati, kagaya dati eh. Nung dati talaga, hindi siya magsasalita, pag may, hindi siya kilala, tumingin ng masama, o tumingin ng, tinignan siya, nako, upakan niya agad mga idol. I remember, yung may dinala kaming sa ospital ng kaklase niya nung first year high school siya, dinala namin ng mother ko sa hospital. But still, hindi dumudugo yung bleeding, hindi tumitigil yung bleeding niya sa ilong. And that's because he is bullying David. Eh si David nung first year, maliit eh. Eh yung parang malaking bulas. So parang binubuli si Dave. Kasi galing Tagig eh, nag-aaral sa Makati. Yung ano pa lang, yung first day of classes, eh 'di ba yung mga
upuan sa ano sa school may armchair. Eh malaking mama yun ang bubuli sa kanya, malaking estudyante. Minuturo namin yun ng mama ko, dinala namin sa ospital. So parang pinagtripan niya si Dave. Hindi niya alam yung ano, yung ugali. Oh, may maliit lang si Dave noon eh. Umano si Dave talang neratrat daw yung mukha, yung ilong maaibigan na basag talaga. And then kahit pinapatinano na kung ano-ano nang ginawa sa hospital, pag inaalis yung ano, talagang dumudugo pa rin talaga. Kasi yun, ano na lang, syempre nagbayad kami ng hospitalization, pati yung sa magulang, of course kami na yung talagang nag-initiate. And then, naging problem din ng mama ko, kaya sabi niya, pinalipat si Dave ng school from Makati, pinalipat dito sa Taguig, which is, sa Taguig, ang daming tag din, mga idol. Di ba, syempre, nasa Maharlika Village kami, ang daming mga tropa din namin na mga Islam, mga Muslim. Yun, silang kaibigan, pero pag nakalaban mo din sila, talagang, nako, bloody fight, mga idol. Si Dave, napabilang din sa isang talagang notorious na ano na grupo. May nakalaban siya. Again, ano siya noon, ha? Bata pa, high school, first year or second year, may nakalaban siya na tawag dito, isang taga dito din sa amin na palaban din, na nagkasuntukan sila, and then, of course, na nabugbog ni Dave, nagsumbong sa tatay, na pinagmamalaki tatay daw niya, kuan, ex-con, kakalabas lang daw. Ngayon, dumaan dito sa area namin. Pagdaan sa area namin, tamang-tama, una niya nakita yung pinaka-leader nila, Dave. Hindi ko na pamanggit yung pangalan. Yung leader nila, nako, ano din yun, notorious din sa amin, kilalang-kilal din dito, kahit sino, hindi siya, they will not touch this guy. Siya yung pinaka-ano nila, leader nila, Dave. Pagkatapos, ang ginawa, yan, pa, kasama yan, ginanun nung ano, dun sa papa niya na, sabi niya, ex-con daw. Ngayon, may daladalang ano yung papa niya, bolo. At sabi nung ano nila, David, ganun ba? May ganyan ka? Sige, antayin mo ko dyan. Paglabas, mga idol, may samurai. Dito, mga kaibigan, tinamaan dito, laylayan, mga idol, pati yung ano, yung anak. Dalawa. Ano, nagkaroon sila ng tahi dito, mano. Grabe yun. Nagkaroon pa ng malaking ano dun. Naging settlement regarding that. Wala. Kasi two aggressive person nag-collide. Talagang ano talaga, mga idol, yan, tinahiyan, mga idol, ito ano talaga, parang kinatay na ano, na nalaylayan, mga idol. Siguro akala hindi sila tututuhanin, diba? Sobra yung nangyari na yun, mga idol. So that's the reason why pinatira kami sa probinsya for a year lang naman. Hari ng Maharlika Village, Loco Cinemas. Yung mga dati namang ano ng Maharlika, ngayon mga matured na din sila, mga idol. Ngayon may mga bago na din umuusbong. Yan sila Rashid, mga idol, yung kasama lagi ni Dave. Ang bait na tao niya, pero si kumbaga mataas ang ano sa kanya sa Maharlika. Nire-respeto 'yan. Pagdating sa mga trouble, si Rashid, respetado yan. No one will touch you. Pagkasama mo yan, si Rashid, sa ano, lalo na punta ka ng Maharlika. But, pagkalabang ka niyan, nako, madaming mga bataan din yan. Mag-live ako, pasok. Parang ikaw kasi meron pagka nagsama sa ulit. Bagas kapel ka. Salamat. Pero ngayon, kaya nga, diba, ang dami kasi nagtatanong eh. Ganyan ba talaga si Dave? Kaya nga, diba, kasi sinasabi ko, yung ganyan ni Dave, mga idol, nag-mature na yan. You have good version of Dave na yan, mga idol. Frontliner yan, hindi lang sa amin, mga Sir Loco Cinemas. Kahit sa grupo nila, frontliner yan. Nagba-basketball kami noon, no? Yung kasama nila, yung ano nila, leader nila sa ano. Pambira, sinugod sila ng mga ano, ng mga kalaban nila, taga Lower Bikutan. Nagpaputok agad, nandun kami, nagpaputok ng sumpak. Buti lang, balik ko yung ano nung sumpak. Pa-content mo yan kay David sa channel.
Na ako naman, I'm sharing this to you na para malaman niyo kung ano man, of course si Dave pumipitik pa rin minsan, pero kung ano siya now, he is a changed man na. Although syempre aggressive pa rin, but totally better compared before. I'm telling you. Kasi before talaga kung every week hanggang sa tumumul na, every month na lang may ganyang problem. Hanggang sa ayun na nagka-family, ayan, nagka-anak, naging musikero, naging ano na, starter si Rashid. Totoo yan. Itanong nyo dyan kay Rashid, man. Mabait sa amin yan si Rashid. Napakabait kung inyong aanihin. Napakabait na kaibigan. Pero ano yan, nare-respeto ng mga tag yan sa Maharlika, mga idol. Kahit ganyang kapayat yan. Respetado yan si Rashid. Kailangan na din magbago ni... Ganyan mga kasi mga idol, so ano, kami, diba ngayon, mas maganda na nga din yung nandyan si Dave sa ganyang ano, kasi somehow, diba, natututo siya through you, hindi lang din sa kanya, diba, kumbaga na, andam, diba na, ngayon ko nga lang siya narinig na nagsalita na ng mga ganyan eh, yung mga, nung nag-YouTube na lang siya, doon ko na lang siya, na, kasi dati, hindi yan magsasalita talaga, hindi yan magsasalita, manguupak na lang talaga yan. Ganun yung ano niya, ngayon, diba, syempre, based on his experience, he can share his ano na, his values, yung mga natutunan din niya. At pagkatapos eh, tawag dito, yung mga kamalian niya, natuto din siya, and then ngayon he's sharing it to the people. Diba? Yun eh, kasi we will judge a person if hindi natin alam yung background niya eh. Diba? Hindi natin alam yung pinagmulan niya. Kaya pala pag may basher, lapag gagad, address ng tuka na lang. Siyempre, hindi pa rin nawawala yung kinalakihan niya, yung nature niya. But, sabi ko ay, if you compare him before, malaki, sobrang laki na ng pinagbago niya. As a human being, as a daddy, di ba? Sir, nalate ako, Jerome Gonzalez. Tamang-tama, sir, kasi patapos na din ako eh. Hindi pa ako makain. Nagising kasi kami. Nagising ako, 1 PM na yata eh. Pa-shoutout sir from Ormoc City, kapitbahay ko po si kasi mayroon lapit lang bahay nila sa amin. Sir Renel Villa, ano to, Villa Sencio, hello po. Aka, kasi ako, kapag ganyan kausap ko, nakakawalang ganang kausap, sabi ni Banwagon. Sino kausap mo? Alam ba ng phone yung TMB ginawa ni? Kay... O, kasama siya sa... Pakiusap naman to Poppy TV. Konting talino naman. Kung ganyan ang kalitang tingin mo sa mga head, mga bossing, eh, huwag mo nang dalhin dito. Isarilinin mo na lang. Kaya sabi ni David, experience is a good teacher. Oo, tama. Maligo ka muna bago ka mag-vlog to Poppy TV. Ilood ka din, miss. Yung mga walang kwentang kausap, sir, SB. SB, ano team mo sa NBA? Ano ako, sir? Sabi nga nila, bandwagon ako eh. Dati, ano ako, Westbrook, OKC, solid. Ngayon, ano na ako? Milwaukee Bucks na ako. Kay Giannis. Galing kasi, kumbaga sa grabing sipag trumabaho. Ganun, kasi ganun yung mga klase ng plays ko. Ano kasi ako, physical ako maglaro eh. Tanong mo kay Rashid. Physical ako maglaro. Talagang gusto ko yung mga sakitan talaga. Hindi naman yung tipo na yung parang agawan na stupid yung parang napapanood nyo sa Facebook na kahit no yung mga no blood no foul, hindi naman ganun. But pero may ano talaga ako, may PC. Kahit unaware ako, yung iba, alba, sa lugar nila misi sa Cavite, maglalaro ako. O kuya, 2-on-2. Pag mo, kuya, wag naman ganyan. Hindi ko naman alam na ganun pala yung ano. Kasi sa amin, yung laro dito, may pagka-pisikalan talaga. Dayo ako ng Cavite, mababait yung laruan nila eh. Kumbaga, konting... Ganyan, foul na eh. Eh, nung naglaro akong Cavite, pag ribang ko, bang! Boom! Ginag... Ah! Kuya! Pag naman ganyan, kuya, masakit naman yung ginagawa mo sa amin! Kaya ako, ay, sorry, hindi ko sinasadya, pero yun na yung natural ko eh. Guardian construction, sabi na namin. Hindi naman ganun. Ayun, natutuwa yung mga taga dito sa amin, mga idol, pag... Alam mo, may dumayo, o kaya may mga construction, may mga meron din eh. Tapos,
isa ako sa papalaga. Oh, yung magandang ano yan, magandang matchup yan. Ang banggaan talaga kami mga idol eh. Paul Edge lang. SB Celtics at Bucks sa East Final. Sana malala mo ako. Di ba sila nagtapat nung ano, nung nakaraan din? John Bongs, gayahin mo sir boses ni Yanis. Paano boxing? I would like to think. Di ba ganun siya? Kasi ang roots nila, although taaga ano siya, di ba nag-migrate sila sa Greece. But kung hindi ako nagkakamali, ang roots nila, they are from Ghana sa South Africa yata. But nag-migrate sila sa Greece. Tama ba? Hindi, yung mga parents nila, ang taga South Africa, and then lumipat sila sa Greece, doon na pinanganak si, ano, si Yanis. Kaya yung pangalan nila, Yanis. Tapos nagpalit din ng apelyido. Kasi yung surname nila, Greek surname yun eh. Okay lang idol. Huwag lang makipag-debate tungkol sa politika. Wala. Oo, akin din ayoko sa politika, ayoko pag-usapan dito sa politics. Ano 'yan eh? Toxic 'yan. Basta iboto niyo kung sino gusto niyo iboto. Depends ang vice grip idol, walang pamusta. Pero ako mga idol, kasi kami nila Rashid, nila Dave, pag nagpupustahan kami, ako lang pagtalo kami, ganito kasi, nagkasanayan namin, pagtalo kami, lahat ng pusta ako lang nagbabayad sa kalaban. Pero pag panalo kami, hati-hati. Ganun na yung sistema nila eh. Alam mo, talo, kuya to, alam mo na. Ako lang pinagbabayad nila ng ano, ng pusta. Namin buksan mo, may nga. Engineer, guy ko ang kuwag Yanis. Mark, si Rashid. Opo, si Rashid po ay Islam po yan. Muslim po. Kaya ang pangalan, Rashid, di ba? Muslim name po yan. Tanong ko lang kung sino MP Promotion. At taong kala mo kung sino. Sorry. Magsalita kang ganyan kung may alam ka o may sarili kang mukha, dupak. Bagay sa'yo pangalan mo, madupaks ka. Jupa Uliad, Nigerian sila dyan. Yopo, tapos nag-migrate sila sa Greece. Kaya ayun, 'di ba? The Greek freak tapos naglalaro siya sa national team ng Greece. Eh mabuti na din 'yun kasi 'di ba, yung napanood ko yung documentary ni Yanis mga idol kasi yung pinagalingan nilang bansa hindi madali, talagang napakahirap nung pinagdaanan nila. Eh syempre nakaranasan nila yung magandang buhay sa Greece. And ngayon tingnan mo, 'di ba, sila magkakapatid na sa NBA, grabe. Ani movie. Di ko alam kung anong what future holds for that, no. Hindi ko masasabi kung anong mga possibilities nung di ko din alam eh. Carlos, hindi ko kailangan niya, baka ikaw kailangan niya ng tatanong lang ako may ba. Teddy Gumban, diehard Warriors here, yay area sana. Alam niyo 25% ng arena of the crowds is Pinoy. Eh talaga? Eh syempre sir, 'di ba si sino 'yon? Yung Splash Brothers, si Thompson. Pangalan na. Si Thompson, dumalaw sa amin yun sa wildcard, di po ba? Nanood kay Sir Manny, nagpa-picture ako. Sa totoo, bumaba yung kalidad ng YouTube dahil sa fake news maker na katulad niya. Gamer ka ba, idol? Hindi po. Ang last na nilago ko po nung ano pa, high school ako, ay Battle Realms at Red Alert. All in the plan for freedom, for the wolf. Attack the showmaster! Okay. In due time. Sir SB, anong position mo pag tumatay? Ba yan? Battle Realms, lupit niyan, strategy. Red Alert 3. Oh, Red Alert 3. Naabutan ko din yung mas pinaganda na version. Battle Realm Kenji, ha? Nag-celebrate yata ang GSW nung sa Philippine Heritage. Kaya makita mo siya.
Maganda yung battle games. Favorite ko din yung Corolla. Ayan mga idol. Ako po yung nagugutom na. Kakain na din muna kami. At battle games at Red Alert. Ilan taong ka na Mark? 33 po. Kakain na muna ako mga idol. At salamat po sa nood. Yung nag-donate. Ano to? Sa mga nag-donate. Salamat po. Salamat po, salamat. Kain din muna kayo mga idol sa mga hindi po kumakain dyan. Thank you bro, SB. Dyan, dagdag, ilaw po. Paki-hide si Ryan Kalakday. Grabe mag-spam. Generals, hindi ko nalaro yan sir. Sir Teddy. Diyos ko daw nagkakak, nagtatanong ako sa play si Pai. CR, paulit-ulit yung comment. Thanks Mark. Ayan po mga idol. Kain na din po muna ako. Kayo din po. Shoutout, Aitran. Aba, may mga wabol pa. Alfox, Hunter, bro, Mark. Nagsa MP. Kapag... Opo, opo. Sige po, ano po man ako mga idol. Gutom na ako, kumukulo na.